Ako po, ang layo. Set nga po natin. Naka-set na ba? Apo, naka-record na. Kuya, papinayagan ng boss. Salamat. Sorry! Merit, ha? So, pinilit kong matulog ng magang gabi kasi nga may larap na yun. So, may panta siguro, alas 11 eh. Nangindip na ako. Bigla na kong tumulog yung cellphone ko. Nabigisa agad. Si Marian. Wala na isa, hindi pa inusto na sa dosena eh. Ayun, wala na, hindi na ako nakatulog. Kailan lang kami ulit babalik dito kung di ba natin? Kailan mo naman ang apokalina. Saturday. Saturday. 25. The opening ng SM. Ay, 24. 24. So, doon tayo kung pepero. SM Mega. SM Mega. So, alam nyo na kung saan tayo pepero si pa susunod na 2 weeks from now. O, sa ilalim na ng SM. Sa paradahan. Sa dyan lang, tanong mo. Wala pa po. Ikaw, para sa kami lang, siya ang base doon sa huling anim na wika. Oo, hindi ito tayo. Iba tayo, ano, hindi 7 last word. 6 first words. Ano yung tanong mo? Ano po, yung parang yung dinexit ko nung nakaraan, yung haba ko yung sinasabi. Nakabaan na kayo doon, ha? Masyado. Kaya nakalap mong sanay kayo yung... May bata pa kasi naman ito, kaya medyo sosyal na mga namin sa ito. So, ano po, yung pag-i-discuss mo yung gas, kaya nandiyan mo yung paano po. May business ako ngayon. Gusto mo yung introduce sa inyo. At sabi nga ni Leslie, pinapangon ako na ang sabi niya, kasi tabi sa mga nag-networking. Ako yung pinapangon mo. Kasi ngayon mo sa to, may bebenta ako sa inyo. T-shirt. So, T-shirt. So, yung dito, ano ba ito? Bigyan ko sa kanil, sir. Assassin Creed. Ito yung lumang kalikasan mo. Ito yung bago, yung luma. Ito yung mga medieval, early medieval last days. Okay? Ito, mamaya ako na-explain. So, ano yun? Assassin Sabi ni Mark Kiff, wall-to-wall na to. Ay, di ba? Kaya eh. Di ba, Gaskell, kumakalain. Assassin. Creed. Di ba tinatanong niya ako sa ano, paniniwala natin? Creed. Di Creed. Mga Gaskeller na kumapatay, assassin. Di ba assassins? Ano, assassin dito? Ito yung ating Creed. 1, 2, 3. Sino ang makahula dito sa reader na to? Libre minty. Experiment mo nga dyan? Ang ibig sabihin itong damit ko? Hindi. Ayaw po yung anak. Baka yung sa damit mo gusto mong explain ko. Unlimited rice. Unlimited rice. Unlimited rice. Bang, pwede lang ito yung limit na. Sige mo, anong bilang mo dito? Sasin. Ano yan?
Alam nyo, matagal lang may problema sa daigdig, di ba? Matagal lang may problema sa daigdig, di ba sa context ng religion. Yung usapan natin. Kapag ka nag-aaral ng theology, in my case, 45 years, makikita nyo, napakasalimot ng theology. Di ba, Eric? Hindi ganun kadali. Isa sa mga iniiwasang subjects sa school, formal and informal, yung philosophy at saka yung theology. Kasi una, walang pera dyan. Pangalawa, nakakapiga ng utak yan. Okay? So, nag-teacher ka lang dyan, yung talagang naghahanap ng meaning to life, yung kaulugan ng buhay. So, it's happy na yun ang obsession ng araw, kaya nakarating tayo sa gospel. So, pagdating sa gospel, magmula pa ng panahon ng mga early medieval Christians, early Christians, meron ng problema. Yung problem ni Paul at saka ni James. Yung sabi ni Paul sa kaligtasan mo, by faith, alone, okay? O kaya alone. Yung sabihin nyo, wala sa Bible yung kaya lang implied. Now, pag binasa mo yung Book of Romans, Galatians, lahat na sinulat ni Paul, sabihin ng mga Ephesians, sa New Testament, kahit na yung pinakamatatalino ng mga scholars sa mundo, hindi. Both Catholic, Protestant, and para churches. Pinoproblema yan. Isa na si Karl Barth, isang German philosopher and theologian, ako sa ang isulat niya yung Book of Romans, ang isulat niya yung komentary sa Book of Romans, kumani ng patikos yun. Bundaigdig sa pagitan ng mga Calvinists, Arminian, Pelagian, saka mga Augustinian. Itignan mo yun ba? Napakabigat na argumentation sa mga sulat ni Paul. Kasi ang dinidin ni Paul, by grace, we are saved through faith. Bigyan mo lang pwede yung bata, sweetheart, yung mayroon sa iyo na para mukhang formal. Kasi pag tumayo ako, ano na to, heavy na to. Bibira akong tumayo sa mga lectures. Pag tumayo ako, pwede mo lang i-record to, pwede mo lang kasuwal mamaya. Kasi magsasalita ako ng controversy. So yung letter ni Paul, ang dinibing faith, tama ba bang? Okay. Ang sulat ni James, yung Book of James, so sa Tagalog, sa Tagalog, works. Especially dun sa chapter 2. Faith without work is dead. So naging kontrobersya. Sa buong daigdig, nagsimula sa Roman Catholic hanggang sa Protestantism, itong araw sa mga Christian cults. Na tulad ng Iglesia sa Senior Lodge, ang Sweetness, ng Mormons, etc. So either na makarinig ka ng theology na dinigin pure faith, di ba ba? Yung once saved, always saved. O kaya yung mga nasa kampo ng kabilang grupo, yung mga Roman Catholic Churches, na kung saan dinigin yung pagka nag-exercise ka ng faith, either ka sa Diyos, kay Kristo, sa Gospel, etc. na kailan merong kakibag na works. Di ba yung nangyayinig yun? Bata pa kayo, pag hindi. Pero kami mga maidan na sa research, tungkol sa theology, sa religion, sa paano pa maligtas magkaroon ng eternal life, dadama sa napakapangupakunta na yung problem ng faith at saka ng works. Actually, yung mga kakulit, tsaka yung mga Protestant, yun ang dahilan kaya sila nagkaroon ng malaking division. Dinidin ng mga Protestant, by grace we are saved by faith alone. No? Sabi ng mga Catholic, no, we are justified by faith plus works. O, di ba? So, yung commentary ko ngayon, binibase ko sa observation ng Margie, ang kung sa P1, P2, P3, P4, P5, P6, okay? Na doon, nire-review natin, o by the grace of God, siya talaga ng motor ito, yung Holy Spirit. Nire-review tayo ng Holy Spirit, kung ano talaga yung nag-transpire, kung na doktrina sa Kristyanismo magmula nung panahon ni Paul hanggang ngayon. So, gospel ang sentro. So, wala tayong panahon para mag-lecture ako tungkol sa church history, church doctrine, etc. Tutupokin ko na agad yung issue. Pagdating sa doctrine, gospel ang ano, ang issue. So, death, burial, resurrection, ascension, Pentecost. Di ba yun ang gospel? Siyempre, yung ibang mga Christians sa labas, amen, sasabihin nila doon. Pero mamaya-mia, tatanig ka pa rin sa Bible. No? Pero tayo, hindi tayo papay kasi wala tayong oras. Pupunta pa kami sa tarla. So, sisentro ko na lang sa mga basic issue na kung saan pag-uwi niyo mamaya, itagin natin, maliwanag sa isin niyo, ano yung
complexities na buong like, sa buong like thing na religion, theology, pero nawi sa simplex doctrine na taglay-taglay niyo mami ang pag-uwi. So ano yun? Ano yung P1? Natatanda niyo? O tika ano ko lang, i-re-review mo na. P1? Okay, okay. Pagka yung faith mo, ang object mo, eh yung debt. Di ba nabubisa tayo sa debt? Alam niyo na, magkano malahap yung debt, ha? Dahil yung problema ng buong daigdig, ang mga tao nandiyan, iwalay sa Diyos. So pag sinabing iwalay sa Diyos, patay sila, di ba? Iwalay, meaning autonomous, alienated, kaya hindi nila ma-reach yung nilagang talagang highest peak. Meaning ko lang. So napakalagang issue kasi wala nakakaintindi. Sa buong daigdig, maliban sa mga ilan-ilan at tinayo ng Diyos sa kasaysayan, mula nung early medieval, yung last days time. So in debt, napakalagang maintindihan. Di ba sinasabi natin lagi doon na si ang pananampalataya sa debt, di ba? Tapos nilalagay ko malaking, di ba, emphasize yun eh. Faith mo? Faith. Faith. So ang faith sa debt, ano ang susunod? Ano ba tanda niya? Ang pananampalataya sa debt. O kamatayan ni Kristo. Mawalay. Pinag-test ko lang ngayon kung talagang masamay. Kasi tinignan ko kinabukasan yung physics na yun, nawala na. Nawala sa chat box. Physics? Oh, yung P1, P2, physics. Nandiyan pa ka? Binura niya rin. Katabunan ng mga chat. Kasi masyado maraming nabawin ng mga. So yung intindi natin doon sa B1, eh yung nag-alis doon sa lumang kalikasan, no? Yung old simple nature na dami, ang nag-alis din. O, di ba? Ano nyo na yun, di ba? Mahalo ka ba yun o hindi? Ang in-exercise doon, hindi yung works, hindi yung faith. So doon sa sinulat ko yun, ang dinigyan natin, faith muna, bago yung works. So dito makukunan nyo, piniplace ko na no, yung doctrine sa buong daigdig na faith plus dito, magugustuhan ng mga Catholic kapag ganito ang topic. Kasi yung mga Catholic, faith plus works. At mind you, 1 billion plus ang mga Catholic sa buong daigdig. So kapag ganito na yung presentation, gustong-gusto ng mga Catholic. Ano yun? Na tayo naniniwala na faith muna. Sa gospel ni Kristo, at this point, yung debt. So, pag naniwala ka sa debt at naiintindihan mo yung full substance ng debt, magbubunga yan, yung bunga, works, di ba? Ano muna yung primus, yung muna? Faith sa debt ni Jesus. Ito, umira dito for almost 1,900 years. Itong ganitong kaisipan. No? Tagal, no? Na anong dinidiin? Death. Sa Bible, Christ died for us. Meron ba kayo nabasa sa Bible na Christ was buried for us? Wala. Impliedly. Diba? Sa Romans 6, very much. Pero walang direct na statement from Paul o kahit sinong evangelist o sino mga author ng New Testament ang nagsasabi na Christ was buried for us. Laging Christ died for us. At ang directly agad na dahilan ay sapagkat yung mga author ng New Testament buhay pa. Kung sinulat nila yun, hindi pa sila namatay tulad ng nangyari sa amin. So, ang death ng Panginoon Jesus, inaalis yung alin? Yung old, simple, lagamig nature. Napakalaga na. Kasi yung mga Catholic, pag narinig nila yun, makaka-relate sila doon. Di ba nag-evangelize tayo? Magsaseminar na tayo yan, ha? Ang seminar na niya kung paano maging effective witness sa mga Catholic Protestant, lahat ng Christian sa mga Catholic. Para ma-please mo yung mga yan, without compromising, kailan may demo yun, ha? Yes. Yung common denominator ng mga Catholic Protestant na faith. Lahat kung sila naniniwala sa faith. Na kailangan yung para maligtas ka. Yung grace, walang problema. Lahat naniniwala sa grace. Lahat na yan, grace of God by faith. So ano yung unang tapat o alisin ng death? Yung old, simple, na daming nature na kaya mga tao na hiwalay, body and soul,
sa Diyos. Pagka ganyan ang usapan, hindi dyan, pagdating sa eternity, hindi langit, hindi universe, hindi ano, lupa, paradise. Yes. Eh yung burial, ano inaalis? Pero bago tayo pupunta riyan, tapusin muna natin yung death. Yung death, pag naniwala ka, dahil naintindihan mo yan, wala yung all simple at dami na ito, pero yung works niya na yan, o. Tinan mo kung binasa niyo yun. O yun. Tumalikod ka sa kasalanan kasi pinagsisihan mo yung mga kasalanan ginawa mo bilang bunga ng violation mo sa utusan ng Diyos. Like the Ten Commandments. About many other laws. So ano nga pala yung works ng death? O ng faith sa death? Bong? Ano ba? Ngayon, naniwala ka. Ano ba? Dati kang hindi naniwala. Okay, atheist ka, okay, Muslim ka, okay, Jew, wala na. Bigla mo maintindihan na yun, na ikaw ay hiwalay sa Diyos. Tapos yung pagkakawalay mo, galing pala doon sa kalikasan ni Adam. Pagkatapos niya makumbi, John Ray Gorsin, ninaalis ng Catholic, sabi niya, na hindi maalis-alis. Kasi ang problema talaga, yung old sinful nature na tinaglay ni Adam pagkatapos siyang palayasin ng Diyos sa paraiso. So, tinaglay mo yan. Naintindihan mo na ngayon, na hiwalay ka sa Diyos, under ka ng good and evil. Kasi yan ang kinain ni Adam doon sa paraiso. So ito ngayon, gumagawa ka ng mabuti, kung isang masama, kung isang mas maraming mabuti, kung isang konting masama, kung isang napakasama mo, konting mabuti. Di ba ganyan ang mga tao? Pero lahat yun, puro gawa ng kasalanan, ng kalikasan ng mga kasalanan na naman na kay Adam. Puro kasalanan yung ginagawa ko. Yun ang all simple nature. Lahat ng tao ay naitigyan. Gumagawa sila ng mabuti at masama, pangmaita. Okay? Hindi na masyon yata. Oo, nakuha nyo na. At nag-aalis doon yung, alin? Death. Yun ang faith doon sa death ni Jesus Christ. Wala kang effort. Kasi ang gumawa doon, ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo na namatay sa Calvary. Anong resulta noon? Pagsisisihan mo yung mga kasalanan mo, di ba, familiar ka? Yung mga Protestant naman, matutuwa nila. Kasi ang doctrine ng Protestant, para maligtas ka, wala silang pag-alam doon sa ordinature, original sin. Di ba, hindi naman ito tinatalaga ng Protestant. They presume, without accepting and denying, na yung tao, ang kailangan lang niya, yung mag-repent. You know what? Kasi ang mga Catholic, offshoot yan. Ay, yung mga Protestant, offshoot lang ng mga Roman Catholic. Eh, ang mga Catholic, ang kanilang forte, alisin yung all sinful nature through baptism sa bata. Tama? So, yung mga Protestant, nung pinamunahan ni Luther nung araw, kumbaga, sumakay siya natin. Kumbaga, parang, yes, without him knowing it, sabi niya, parang inasum ni Luther na yung mga tao, wala nang all sinful nature. So, kailangan na lang mag-repent sa mga kasalanan. Pero, itong dalawang iganting religion na ito, na Catholic at Protestant, magpapatunay ngayon na tama yung doctrine natin. You know why? Kasi yung atin, kompleto. Faith in the death of Jesus Christ, boy, that will satisfy the Roman Catholic doctrine. Pero sa black, yung at it will satisfy the Protestant doctrine na repentance ang kailangan bago yung acceptance. Naniniwala ka yun? So mga Catholic, para maging Kristiyan ka, bigyan. Maybe. Diba? Tapos na mamaya-maya, yung works, palikuran ng mga kasalanan, yung seven sacraments, sundin mo. Maging active ka sa Catholic Church. Magsimba ka at least once a week, pag Sunday. Tama? Pag lumaki ka na, meron ka ng sapat na kalaman. Pag nagkaroon ka ng instinct na kailangan maglikod ka sa Diyos, papalikuran mo na. Magpapari ka, magmamadre ka, o kaya ibibigay mo sarili mo sa philanthropic work sa buong naibigay. Meron hindi. Ganun ang Catholic. Ang problem lang ng ganun doctrine ng Catholic, yung pagkabinyag sa atin ng araw, sablay. Kamuntik na, pero sumablay. Sumablay doon sa hiningi ng Diyos na kailangan ng debt.
kailangan ng faith to subdue ni Kristo. Yun ang tunay na baptism. Ay, hindi niya ako? Pero, dahil pinresume ng mga Catholic na sila ay anak na ng Diyos kasi may Holy Spirit, gumawa na. Ang gumawa, sino? Sila. Alalahanin niyo, padron natin ang absolute doctrine na totoo, yung may old nature, may new nature dapat, at merong gagawa dyan para doon sa new nature. Kailan ma-deactivate yung old nature, maging passive yung new nature, nasa default mode, sabi ko sa inyo, kasi naiintindihan niyo sa computer technology. At yung gagawa rito, hindi yung luma, kasi wala na. Yung bago, hindi pa activated yun. Kumbaga, passive yun, tumatanggap lang yun. Ng gawa nung gumagawa dito sa daigdig, yung Holy Spirit. Okay, parang namang mangyari yun, death, burial, resurrection, ascension, Pentecost. Eh, yun ang gospel eh, di ba? Oh, let me go back to the basic. Inano ko lang yun para magkaroon kayo ng idea kung saan ako papunta. So, yung death, ano nga palang inaalis? Old sinful madaling nature. Pagkatapos mo maintindihan yun at wala na yung old sinful nature mo, ano nga palang yung bunga? Repentance. Pagtalikot sa mga kasalanan. Ito yung dominant theology magmula ng 3080 hanggang 1900. 1,000+ years. Oh, pati kayo, nadatnan nyo na yun. Tama? Hindi, kasi hindi kayo nagsisi, no? Hindi kayo tumalikot sa mga kasalanan nyo, no? Pero yun ang idea. Yan ang ideal doctrine. Kaya naranasan nyo kayo, hindi, it doesn't matter. Sinasabi ko na sa inyo ngayon yung history ng soteriology o kaya yung doctrine of salvation. From the early Christian to the medieval Christian hanggang ngayong last day Christian. Diyan makaka-relate ka sa amin? So pagdap nakatape ako, mamaya pag wala na, may review na lang niya ka. Tapos mabusap-usap kayo tungkol sa kung bakit ko sinabi. Itong pinagsasabi ko ito. Whereas hindi ito para sa inyo. Per se. Ito ay para sa inyong kalaman kung ano nang transpire sa history ng Christianity o ang natama po na naman. So, tapos na tayo sa death? Thank you, thank you, thank you. Kung meron ba yung mausap ng mga Christian sa labas at napagkamalan nilang may Holy Spirit sila, anak sila ng Diyos, yun ang munang banal. Kailan nawala yung simple na gamit nature? Eh, nag-aalis lang nun yung proper na doctrine ng tawag natin, depth, yung orthodox doctrine. At pagka sinabi niya gawa siya raw, kasi yung mga Katolik, minsan gigigilin. Kailan ka magsisi at tumanggap yun? Magkano ang gagustan? So, anong susunod? Burial. Yung burial, alam niyo na yun. Hindi yun, baka mukha ng death, itong burial, ang eternal. Lake of Fire. Yung death, pang libingan at saka yung pierno, body and soul. Yung burial para sa kalikasan ng tao na spirit na nakuha kay Satanas through Adam, na magkasahan si Adam. So, taglay na ng mga tao ngayon, yung spirit na papunta sa dagat-dagat ng apoy. Ito yung problem ng maraming tao ngayon, lalo na kayo, na pagka dumaan kayo dyan, hindi lamang mga kasalanan yung violation sa law at inalis nyo, pati yung nagkakasala, kailangan mawala through burial. Pag nawala yun, tinakwi mo sarili mo ang daigdig at lahat ng bagay sa daigdig, pati si Satanas at kampo ni Satanas, hindi ka mangangalak. Kasi hindi ka mag-asawa. Tulad ng pari, mga mata. Ay, hindi na ako. Ito yung underlying theological philosophy ng mga monke, ng mga ascetics, ng mga monastics, ng tawag mo ngayon, pare, madre, na hindi nag-asawa, kay kaligtang, nangyari nila, tatay nila, in compliance doon sa Luke chapter 14, verse 26 to 33. Nang sabi daw, sino mo hindi nang buhuhi sa kanyang nanay, tatay, kapunin, asawa, anak, sarili niyang buhay, at hindi tinatakwil ang lahat ng kanyang pag-aari, hindi pwedeng maging alagad ng Panginoon. Saan nakarelate yun? Sa death o sa burial? Burial. So, sino man nang dumaan sa burial, dahil naintindihan niya yun, by faith, yung burial ni Cristo para sa kanyang nature na makasalanan na spirit na papunta sa dagat-dagatan ng apoy. Andiyan pa ba? Pag naintindihan niya yung burial? Wala na. Pero ano yung works nito?
Remember, doon sa death, pinagsisihan mo yung mga salamat mo. Tumaliwag ka sa pag-aangalan niya mo, sa pagpatay, pagsisinwari mo, pag-aangat mo, etc. Pwede ito sa burial. Anong works ito? Anong resulta nito? Forsaking everything. Kasi nga, nilibing ka na. Hindi nga na pwede ni resurrect. Marindin eh.